for this video, ang nire-review natin is yung regearing kit para sa Jimny JB74. Bakit ba tayo nagre-regear ng mga auto? Well, first and foremost, kasi yung gearing na nakakabit sa mga sasakyan natin was designed para dun sa original tire size. Pero most of the time, yung mga Jimny owners nag-upgrade. Nagpapalift, magkakabit ng malalaking gulong. So, ang tendency, yung gear ratio hindi na tumutugma dun sa tire size diameter. And that's the reason why nagre-regear tayo. Ano ba yung ginagawa pag nagre-regear? Nagpapalit ng ring and pinion para yung gear ratio ng differential tumugma dun sa panibagong tire size diameter na kinabit dun sa auto. Unang-una, hindi yan basta-basta lang pinapalitan o kinakabit. Kailangan yung builder ninyo marunong mag-compute kung ano ba yung tire ratio according dun sa gearing kit or gear ratio naman ng differential. So, ang paraan ng pag-compute nyan is una, alamin ano ba yung stock ratio ng sasakyan gamit yung original tire size. Then from there, kukumpute niya ng builder ninyo kung ano ba dapat yung tugma. Marami namang mga gear size calculator online na pwede nyong i-download. Pero ang pinaka-important point to note lang there is hindi siya basta lagay lang ng lagay. Kailangan niyang kinukompute. Then, kung ano yung resultang lalabas, hanap ka kung ano yung available sa market na pinakamalapit kasi hindi naman lahat ng ratio available sa market. So, in this case, sa Jimny JB74, dalawa yung available sa market, isang 4.6 at isang 4.8. So, depende kung ano yung lumabas dun sa computation ng builder ninyo, kung ano yung pinakamalapit dun sa dalawa, yun ang dapat na ikabit. Pero for this particular unit, ang kinabit natin 4.8. Bakit? Kasi naka-size 30 diameter na yung tires na kinabit dito sa sasakyan na to. So, ano ba ang improvement na dapat i-expect? Well, of course, unang-una yung acceleration, dapat medyo mas ramdam mo na kaya ng ikutin nung sasakyan yung bagong tire size ninyo. Mas magaang na siya umarangkada, mas magaan na mag-accelerate. Tapos yung shifting ng transmission, medyo smooth na, hindi na siya yung parang nalilito na parabang ang taas-taas ng RPM, bigla na lang bababa, tapos aangat ulit kasi nagsishift yung transmission ninyo dahil hinahanap niya yung tamang ikot. Pagka tama yung pagkaka-regear nung sasakyan, definitely mararamdaman niya yan, yung arangkada maganda na, yung shifting smooth na. Tapos pag nag-offroad ka, hindi na siya hirap sa mga akyatan. And yung power delivery ng sasakyan, mas mararamdaman mo nag-improve. Parang ang goal natin dito is maibalik sa dating lakas yung sasakyan. Kasi nga, syempre, pagka mas maliit yung gulong, mas magaang iarangkada, mas magaang itakbo. Pag naglaki ka ng gulong, mararamdaman mo mas mabigat na, mas hirap ng umarangkada yung sasakyan. Tapos pati yung acceleration, especially pagka mga paakyat o paahon, mararamdaman mo mabigat, parang hirap siyang umahon. Pagka nakapag-regear ka ng tama at nakuha ng builder ninyo yung tamang ratio, babalik siya sa dating configuration. So, mas magaang ng i-drive, mas magaan ng humatak yung sasakyan. And then, pagka nagpa-regear ka, ang important notes to point there is dapat yung backlash ng gearing tama, maayos. Yung adjustments na ginawa sa pag-set nun, dapat maayos. And then, pag bagong regear, you have to take note, hindi pwedeng bira ng bira, kailangan na break in din yon kasi kumbaga sa engine, since may mga metal components din sa loob, syempre bago lang siya, so yung mga gearing na ganyan naggagasgasan din yon, so nagkakaroon yan ng friction, tapos may mga excess materials dun sa pagkagat ng pinion at saka nung ring gear,
Kaya dapat binibrake in siya, hindi yung bira lang ng bira. Ano ba yung tamang pag-brake in? Well, para sa akin, ang maganda dyan is, hindi mo siya dapat hahayaang mag-init na mag-init. So, hindi hataw ng hataw. Pag sa kalye, takbo mo, tapos hinto mo, takbo mo, hinto mo, pahinga ng konti, tapos pagka medyo okay na, takbo mo ulit. So, normally, ang advisable dyan is, para sa akin, kahit at least 500 kilometers na break-in period. Yung iba, pinapaabot ng 1,000. Pero for me, at 500 kilometers, that's almost enough na or ideal. And then, after that, ang kailangan gawin is magpalit ng gear oil. Para kung may mga ribaba o yung mga metal parts na natanggal because of the break-in, ma-drain kasama nung lumang differential oil. Tapos, magpalit ng bago. Tapos, pagka nag-break-in kayo, since sa harap at likod ang pinapalitan na differential gears, kailangan paminsan-minsan ine-engage nyo pati yung front wheel para pati yung front wheel na differential gears ma-break-in din. And then, pag after ng break-in period, you can use the car regularly the way you normally drive it. So, try natin kung itong user na itong Jimny na to ay mahingan natin ng feedback after na ma-break-in kung ano yung actual experience niya para ma-share din niya sa atin kung ano ba yung totoong improvement na naramdaman o kung meron man o kung wala. Para nang sa ganon, yung mga viewers natin magkaroon ng idea kung bakit ba talaga nire-regear yung mga auto at saka kung ano ba yung purpose nito at bakit kailangan isa to sa upgrade na dapat ginagawa sa pagsasetup ng auto. Kaya yun yung, as I always share, hindi basta-basta lang upgrade ng upgrade. Dapat lahat ng mga upgrades na yan pinag-aaralan, nilalagay natin sa wasto at sineset ng tama para nang sa ganyan, hindi lang basta gastos lang ng gastos, kundi may rason kung bakit ina-upgrade o kung bakit tayo gumagastos para doon. Pero for me, itong regearing ng auto, isa to sa pinakamahalaga na upgrade na ginagawa, especially kapag nagpapalit ng mas malalaking gulong. Hindi pwedeng puro aesthetics lang kasi magsasuffer pati yung fuel economy ninyo tapos yung paggamit nyo sa auto. Diyan na yung nagsisimula yung mga sabi nila, bakit ang bagal na nung Jimny ko, hirap umarangkada or parang hindi na kagaya nung standard na unit nung bagong pili ko. Itong regearing na to, madalas ito kasi yung nakakaligtaan kasi ang focus ng mga nagpapagawa kadalasan is more on para pogi yung auto ko, malaki yung gulong, brusko tignan, pero nami-miss out nila yung part wherein kailangan talaga isa sa kino-consider dyan is yung proper gear ratio. And another thing to note, no, madalas kasi may mga clients na naririnig ko or pumupunta sa atin ng sinasabi nila yung ginagamit na gear ratio, yung mga 5 point something, masyado nang mabagal yun. Pwede yun para sa mga dedicated lang para sa off-road yung sasakyan. Pero yung mga daily driver, weekend warrior, I don't really recommend that. Masyadong babagal yung auto at saka hindi nyo na ma-enjoy masyado yung experience niyo sa Jimny. So, for me, I would stick with either 4.6 or 4.8, depende sa magiging choice nyo ng tire size at saka sa usage ng auto. But I'm not saying na hindi pwede yon, kasi kung talagang dedicated naman for off-road yung auto ninyo, then you can go with that. Marami kasi kaya gumagamit nun kasi medyo maraming nabibili nun na surplus galing sa mga lumang units ng Jimny. Tapos yun yung ginagamit para medyo mas makatipid. Pero yun nga, as I've said in the earlier part of this video, hindi ka basta-basta mamimili lang ng gear ratio. Dapat yung kino-compute according sa kung ano talaga yung requirement. Download kayo sa online ng mga differential gear calculators at para may idea kayo kung ano yung sinasabi ko about computing the proper gear ratio. So for now, ang ginagawa ko ngayon is
tinetest drive ko tong unit kasi bagong regear lang. So, ino-observe ko kung maayos lahat bago natin i-release dun sa client. So, yun lang muna for now. Thank you so much and God bless everyone.